Genesis 49. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo, mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Reuben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha na ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig, sa usapan ninyo'y di ako sasali, sa inyong gawain kahit babahagi, kapag nagagalit agad pumapatay, lumpo pati hayop kong makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng inamong mahal. Huwag mo sa liig ang iyong hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. At tulad ni Huday, liyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Setrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailan may hindi lilisan, mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili, mga damit niya'y doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahil sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon ka Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong, ang iyong lupa ay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Issachar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita itong pahingahan, ang lupain dooy tunay na mainam, tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin katulad ng ibang pinuno ng Israel, ahas na mabagsik sa tabi ng daan na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Hahangarin si Gad ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Naphtali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita ay maganda. Si Jose na may baging na mabunga, sa tabi ng bukal nakatanim siya, paakyat sa pader ang pagtubo niya, mga ngaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat, subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas, ang iyong mga bisig ay palalakasin, ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, Pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal, dibdib na malusog, pati bahay-batay pagpapalain, dit kanya babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Huseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal kung gabi ang hulhuli pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglilibingan sa aking mga magulang sa yungib sa bukid ni Ephron na Hiteo. Ang libingang iyo ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre na may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Hiteo." Matapos masabi ang lahat ng ito,
Siya ay humimlay at namatay.